Ngayon, isa pang nagbabalik, this time sa mainstream entertainment scene, ang TikTok sensation na si Quinay! Hello! Hello! Thank you for joining us ha, dito sa Afternoon Delight. Oho, sobrang masayang-masaya ho ako na ako ay talagang naririnig na ngayon. Mm-hmm. Nakakapagsalita ka pala ng walang punto. Oho. Oho, nakakapagsalita ho ako ng ano, ng may punto at walang punto. Pwede mong gayahin kunyari yung accent niya. Ah, sige po. Yung, anong accent? Sabi mo nakakapag anong? Yung social na English na Dali, try. Magiging kay ate. Kunyari nasa club tayo. Nasa club? Oo. Nasa Paddy's Point. Nasa club. Oh my God, hello. Ato na lang ano, para may batang ganyan touch. What's guguyamin? What's guguyamin? Ang arte ba yun? Hindi ba, parang hindi ba bagay sa akin pag ganyan? Baka matuktukan ako ng mga taga-Batangas. Si Quinay po. Ay, kababayan niya si LeBron James. Ako nga pala. Pinapanood ko sa kanya yung LeBron James. Ano nga yung kakain? Paano gumawa ng sinaing na tulingan? Sinaing na tulingan. Marunong ako ba magluto? Naku, yan nga ho, ipagpapasensya nyo sa akin dahil ako lang ay mahilig lang ang kumain at hindi mahilig magluto. May mga kakilala tayo na pag nagsasalita, natatago nila yung punto nila. Kamo, magaling ka mag-detect. Pag ang unang kausap mo, ilang salita pa lang, alam mo kung Batanggen yun o Batanggen niya. Dahil ho, minsan ho kasi, hindi talaga nila may iwasang ilabas ho talaga yung punto nila. Mm-hmm. Lalo na minsan pag kunyari, ga. Oh, ang ba sa Manila ba din ho sa Batangas are ka. Yung mga ganyan yan are din pero ikaw ba eh talagang based na sa Batangas or have you moved here in the hindi metro ho. Batangas ho talaga. So ako ho ikaw ba talagang mahilig sa mga lalaking may mag-aalay siya ng tunay na pag-ibig at maraming baka ayan abay kung mag-aalay bakit naman ang hindi tatanggapin ko yan ng maluwag sa akin. Ilang baka ba ang kailangan para makuha ang matamis mong oo? Naku, marami ho ang kailangan baka. Gawa ng malaki ho ang aming angkan. Marami ho kami. Tama na ho siguro ang 20. Kung kaya. Charis niya! Charis na ako! Pero kung ikaw ay kikilalanin ng future spouse mo, no? Syempre kailangan to get to know you more. Yung Quinay, ano ba yon? Paano ka ba tinawag na Quinay? Paano nagsimula yan? Yun naman ho, Quinay, ay gawa ng, ang totoo kong pangalan ay Queenie. Mm-hmm. Ano ho? Pero sa TikTok ho kasi, ang content ko ho, ay kasama ko ho ang aking inay. Mm-hmm. Kaya ho, pinagsama. Queenie at inay. Pero yun ho din talaga ang tawag sa akin ng aking inay. Pero ano lang ho, ang spelling lang ho ay K-W-I-N-A-Y. Mm-hmm. Quinay. Ano? Naliwanag. Malapit na ang pista sa inyo. Tama? Mayo. May... Okay. Tama ba? Mayo ho. Ang alam ko ho, Mayo. Naku, Diyos ko. Ang alam ko ay Mayo. Katabi nyo lang alitagtag. Tama? Medyo malayo-layo ho sa amin yun, sa San Jose. Likod lang. Likod lang. Maganda ba bigayan sa San Jose? Bigayan ng baka. Ano ho? Ng baka? Ng baka ho? Ay nako eh, sa akin hindi na nagbibigay, kaya hindi ko alam kung maganda ho umigay yan. Pakipaliwanag sa akin, hindi ko naintindihan. Alin ho? Alin? Yung lomi. Ano bakit? Meron sa lomi? Hindi mo naintindihan doon. Bakit yung nag-ho kayo na lomi? Oo. Yung lomi ay kailangan mo pang lagyan ng maraming toyo para magkalasa. So, in essence, parang ang kumakain ng cardboard. Grabe ka naman, parang paste, cardboard. Nalalagyan mo ng toyo. Oh. Ano ba hinahanap mo doon? Anong ligaya hinahanap mo doon sa lomi? Kung ako po kasi, yan, sa inyo po kasi, magkakaiba naman po kasi tayo ng panlasa. Sa akin naman ho, kung tutuusin, kapag ho, nakita ko na malapot yung ano yung sabaw, ano nun, okay sa akin yun, pasado sa akin yun. Kahit walang lasa? Wag malabnaw. Pero yung, meron naman ho kasi mga timplado ng lomi na masarap na talaga noodles pala, sabaw pa lang masarap na talaga. Mm-hmm. Depende ho siguro sa pagkakatin. Pero masarap yun, ikaw magtitimpla ng sarili mong lasa. Yun po talaga, mas masarap. Oo. Mamimili ka. O, gusto niyo kami nalang magawa. Tiyara! Ilang baka muna ang kailangan ibigay sa'yo? Naku, pag-iipunan ni Lord yan. Naku, pag-iipunan niyo ga po. Diyari! 20 kilos ng baka. Kaya, sagot ko na yun. 20 kilos ng baka? Hawa baka, lahating baka lang yun. Hindi sabi mo, 20. Hindi mo ba 20? 20 baka, 20 baka. Wala ka naman nilinaw na baka. Sabi mo, kilo eh. Sabi. Naku, okay. Sayang. Sayang. So, yun pala, ikaw maghahalo. Madali pa lang. Halo. Pwede na palang kumain sa restaurant na walang chef.
Dahil kayo na maghahalo. Sana maghahalo. Si Ate Denise na pala, alam niyo na, kayo na po maghahalo. I-recommend mo na lang sa amin kung saan pinakamasarap na lomi. Sa amin na lang ho kayo mag-lomi. Lahat sa ng Batanggenyo, yan na sinasabi. Kung sa amin. Mas masarap. Ay, hindi. Meron ho kasi kaming coffee shop. Meron ho kami tindan lomi. Isa amin ho. Coffee shop tsaka lomi. Oho, meron ho kami tinitinda din na lomi. Kamusta naman ang init, no? Pero ito, Quinay, anong tawag dito? Aside from the coffee shop, syempre alam namin na nasa TV ka, TikTok star ka. Ay, grabe, hindi naman. Ano bang pinili mo dati? Ano bang mas pinapangarap mo when you were, I guess, a little younger, maging artista o more on social media side talaga? Dati ho, nung ako ho ay nag-uumpisa, modeling ho talaga, dun ho talaga ako nag-umpisa. Sabi ko yun, baka dun talaga ako nakalaan sa pag-modeling, ganyan, runway model. Pero habang tumatagal ho, pinag-workshop ho ako ng aking inay sa pag-a-acting nga po. Parang dun ko ho, kumbaga, na ano sa sarili ko na naisip ko na why not kaya mag-ano din ako, mag-arti-artista nga kasi ang dami ko rin nakikita kapag diga ho pag nag-workshop, ang dami rin dumadaan doon mga artista, ang dami rin pa-picture. Sabi ko, aba, grabe, ganun pala yung pag mga artista talaga. Kasi sa madalas sa TV lang talaga sila nakikita eh. Pero yun nga po, doon ko po talaga na-realize na mag-artista kaya ako someday. Why not? Ganun. Okay, ano naman ang experience mo so far sa pagiging pag-artista, being a public figure? Ako po ay nag-a-adjust pa rin dahil baguhan pa lang naman ho ako pagdating sa pag-arte. So marami pa ho akong kailangan matutunan, kailangan malaman. Di, ayun po, nagpapaturo din po ako sa nag-acting workshop, nagpapaturo sa mas veteran ng mga artista. Ayan, kaya ayun po. Pero nag-enjoy ho ako. Napanood mo ba yung ano, mga Batanggenyong Kabitenyo, mga ganyan, mga manikmanaog characters. O parang hindi ko. Leo Martinez. Napapanood ko. Yun kasi yung manikmanaog, parang very iconic na pag Batangge. Yung punto caricature ko, siya. Yes. Caricature siya ng konsepto ng Batanggenyo. Tapos may exaggeration din sa mga ng ganun-ganun. Lalo na yung ganyan. Magkaiba ba? Meron bang mga iba-ibang mga frequencies ang punto ng Batanggenyo? O halos pare-pareho lang? Hindi ho, magkakaiba ho. Kagaya ho sa parte ng tatay ko, iba ho ang punto doon. Mahaba, garneho, parang, paano ko bagaan sa inyo? Pag kunyari tumaas, nagsabi eh, aba, si Quinay na pala, aray! Pinakalaki mo na pala. Kumbaga may pahaba ho. Kagaya ho, pag sa amin naman ho, diga may diin naman, na parang kala may galit na galit. Na, miss... Sati di sinawano na. Oho, diga ho. Kumbaga, may iba't iba pa rin ho. Meron, hindi ko pa lang din ho nadidiscover dahil hindi naman ho ko palagala. Kumbaga, meron pa rin ho diyan na hindi ko lang ho sigurado kung ano yung punto na Parang sa amin kasi, yung sa mother ho, side ko kasi, Batangas rin. Pero parang dun sila sa laging galit. Parang may diin na ka. Kumain ka na! Ayan, mga ganyan. Pinapakain lang ako, nagagalit ka pa. Naakala ng mga kapitbahay, kala magkagalit ko. Eh, no? Pero hindi naman ho. Kung maga, yun lang talaga yung way nila. Ano, parang mga waray, ganun din ang waray, parang nag-aaway. Ganun din ho. Oo. Meron ako kasing gustong-gusto na word na ginagamit ng mga taga-Batangas. Ano ho yan? Barik. Barik, hindi, inom. Hindi lang siya simpleng inom eh. Yung barik ay... meron siyang elemento ng diskusyon at huntahan. Hindi lang lang simple paglalasing. At wala siyang katumbas halimbawa sa Tagalog. Sa Tagalog, Maynila. So, fascinating sa akin yung barik. Barik. Pwede, sa mga bumarik ngayon, meron tayong ano dyan. Kargado. Napatingin ako doon na, ano mo yan? Oo nga. Meron dyan. Pero, ano, Quinny, 'di ba dati kang host ng Singling Kids. Oho. Tapos kanina no nag-intro tayo, syempre sinabi natin na babalik mainstream ka na nga, 'di ba? Ano bang pwede namin expect sa iyo? Teleserye, pelikula, ano ba? Naku, sa ngayon no, hindi ko pa ho pwedeng sabihin, pero soon, ayan, abangan ninyo ho. Clue. Yung may clue. Anong clue? Tumigil na 'yung init. Oh. Pag nilalamig kami, may ibibigay ka ba sa amin? Ah! Bigyan ng
Bigyan ng robe. Bigyan ng robe. Ayan. Bigyan ng robe. Bigyan ng candy. Next time natin pag-usapan yan. Kasi syempre kailangan pa-teaser lang muna yes, tayo. Hindi pa pwede. Pero ayun nga, sana ko i-follow niyo po ako sa aking mga social media accounts para mas maging updated kayo. At nagpapasalamat kami ngayon parang na pag kinuha niyong excerpt nito, mas maraming makakanood sa atin kasi actually nakakanood sa television. Thank you, Queen Ay. Ay, maraming salamat. Ito talagang isang malaking karangalan para sa akin na ako'y maimbitan ho din sa afternoon. Hindi